Leo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. Ito ang inyong weekly ganap or weekly reading para sa araw ng February 6 to 12, 2023. This is a general reading. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Okay, so let us see ano ang ganap for you. Leo, the Emperor. So this is building a strong foundation, no? I think you are building a strong foundation sa career mo or even sa iyong relationship ngayon. Also with your father. So maaring may concern ka rin about your father around this time. You also have the King of Cups. So some of you, no, kung meron kayong issue, naging issue sa inyong tatay, no? Maaring ito'y inaayos nyo na, wino-work out nyo na. Kung hindi naman to sa tatay, this can be sa inyong romantic partner, no? Na you are trying to work things out with your person. Possible din na yung person mo ang lumalapit talaga to para maayos yung inyong relationship. Speaking of lumalapit, so meron dito ang Ace of Swords. This can be a communication, no? So maaring meron kang matatanggap na communication from your person na, you know, maaring magsisay ng sorry or aayusin yung ano man yung naging problema ninyo with your person. Diba? Two of Cups. So, yeah, possible to na gusto niyang makipag-communicate because gusto niyang makasama ka. No? Tipong hindi niya kaya na wala ka. Okay? If this is a new relationship, possible rin to na bagong romantic connection for some of you na merong magtatapat ng feelings niya, no? Sa isa. So baka kayo yung magtatapat or yung person niyo yung magtatapat sa inyo. You also have the King of Pentacles energy and double King of Pentacles. So some of you, Leo, are also focused on your finances, no? Building a strong foundation sa finances nyo. Yung iba sa inyo, may career na may kinalaman sa investment, ganyan, or you are really focusing on building a long-term career, no? Kumbaga. And yung mga gustong mag-business, no? Meron dito ang King of Pentacles energy, twice pa siya lumabas. And meron tayong, this is the meron kang Midas touch or parang Midas miser. So this is a good time for you to start a business, no? Kung lalo na kung nagsisimula pa lang ito or you are trying to parang pwede kasi nagsimula na to before tapos lalo mong palalaguin. So malaki yung possibility na mas lumago ito, mas makita mo yung progress nito kumpara nung nagsimula to. Also have the Knight of Pentacles, so steady, no? High Priestess, the Hanged Man. Okay. Some of you, maaring hindi kayo ganun ka-okay or open sa isang person na hindi masyadong nag-e-effort sa inyo, no? Pwede itong sa romantic partner, pwede rin itong sa, you know, halimbawa merong gustong makipag-collaborate sa'yo or makipag-negosyo sa'yo and hindi siya masyadong nagbibigay ng effort, no, para makausap ka or makatrabaho ka. Alam mo yun na tipong, syempre kung group work, di ba parang sa school, pag meron kayong mga group work, no, or kailangan nasa team, pag hindi nagpa-participate yung isang mong classmate, nakakainis, di ba? So, I feel like this person is somehow, hindi siya ganun ka-open or parang possible meron siyang mga tinatago or may mga inhibitions. So, medyo parang itong person to may doubt to sa connection ninyo or this can mean, pwede itong kasing reversible, no? So, reversible. So, maaring ikaw yung hindi masyadong nagtitiwala sa person na to. But I think this has something to do with the business, no? Na gusto mong pasukin or gusto mong simulan. So, pwedeng ikaw yung medyo aloof or parang hindi ka sure, no? Kasi gusto mo munang pag-isipang maigi. Which is good. Kasi,
syempre no, kapag tayo yung merong papasukin isang malaking proyekto, business man yan, o trabaho, you really have to think twice, no? Maraming beses mong pag-isipan bago mo pasukin. Queen of Cups. Yes, this is telling me na you have to use your intuition. High Priestess, Queen of Cups, and the Hanged Man. You are highly intuitive. And dun sa intuition mo na yun, yun yung nagsasabi na sa'yo or yun yung magsasabi sa'yo ng dapat mong gawin. The best thing that you should do. Okay, let's see what else. Leo. Uranus change. Merong abrupt change. Parang bigla ang pagbabago to. Wow. Na may kinalaman sa expansion. So, maaring yung iba sa inyo mag-iisip na lang bigla na, uy, gusto ko tong gawin. This can be expansion sa trabaho mo, sa career mo. You want to make that bigla ang pagbabago. No? Or maari rin namang baliktad siya. Maari rin namang itong change na to is hindi mo siya kontrolado, pero it's a positive change for you. This is something good. This is something na masaya, no? Jupiter energy and abundant, no? So, let's see what else. Pluto rebirth, no? So, yung Uranus na change na yan, it's also a transformation. So, may magbabago sa buhay mo na, especially sa career, okay, there is a big change that's going to happen sa yung career. Ito ay pabor sa'yo because it's going to bring you abundance, no? So, tinan pa natin. Clover, release your guilt. Meron ka raw kailangan i-release na guilt sa sarili mo. Maari itong may taong humingi ng tulong sa'yo, pero nung time na yon hindi mo kayang tulungan yung taong to. So, nagigilty ka. So, there are times talaga na hindi natin kayang i-extend lahat, no? Sa lahat ng tao. And that's fine. Lalo na kung may intentions ka naman talagang tumulong, pero nung time na yon hindi mo rin talaga, wala ka rin capacity to help. You also have garden. Something lovely will grow from this. Ayan. So, merong magsisimula na hawak-hawak mo na. This can be a relationship, a new connection. Pwede rin naman tong bagong business, trabaho na sinisimulan mo na mas mag-grow. Okay? You also have stars. Wow. You can manifest your every wish. Wow, napakaganda nito. So, keep on manifesting, Leo. Alam nyo naman na manifestation requires action. So, if you are taking action sa mga minamanifest mo, this will happen. Okay? So, that is your reading. Leo, kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Leo. See you again.